sa tiyak na kamatayan. Nako! Pero sadyang pambihira ang kwentong ito. Nangyayari nasa pulpa ng CCTV dito sa Bawan, Batangas. Isang tricycle driver ang tatlong beses pinaputukan ng baril sa ulo. Ang binaril himalang nakatayo at nakatawid pa ng kalsada. Pero ang mas ikinagulat nila nang ang dalawang bala na tumama sa kanyang ulo hindi tumagos sa kanyang bungo, bagay na kitang-kita pa sa litratong ito. Ang bala bumaon lang sa kaliwang sentido at bandang likuran ng tenga ng biktima. Nagtaka lang kami kung bakit yung dalawang bala ay parang hindi man tuloy na bumaon sa ulo. Sa ulo, di ba? Sa isang putok lang. Maari ka ng madedo doon, di ba? Ang bulong-bulungan tuloy ng mga taga rito. Nakaligtas daw ang lalaki dahil meron itong anting-anting. Ang pinagbabaril sa ulo na driver, heto nga siya, buhay na buhay. Ang kaliwang bahagi ng kanyang ulo, meron na lang keloid, bakas ng natamong sugat. Ito yung tama na nakabaon sa loob, tapos dito rin yung isang daplis. Dito naman yung nakalitaw, yung nakalabas ang kalahati. Bali, tatlo siya, yung umipintig siya. Pag natutulog ako, tapos nakahilig to, parang medyo masakit ng konti. Kwento ng tricycle driver na si Ray, hindi niya tunay na pangalan. Nakita ko, may tumutulong ng dugo. Sabi ko, ay, ako pala yung tinira. Sabi nga ako, yung unang pangyayari. Muugong lang yung tenga ko. Yung parte ng ulo ko dito, manhid na. Pakaramdam, malaki yung ulo mo. Napaiyak ako na hindi talaga ako nag-hysterical na. Hindi ko na maano kung maaabutan ko pa siyang buhay. Nakarating naman po ako doon sa emergency. Kita ko yung baril nakaano sa kanyang ulo. Talagang ako yung nagpapanik na dahil ulo eh. Sabi ko, pakiuna naman po ang asawa ko dahil ulo po kasi ito eh, hindi naman po ito biro eh. Baka mamatay, baka maubusan ng dugo. Mahigit 8 oras pa raw sila naghintay bago sumailalim si Ray sa operasyon. Diyos ko, parang hihimatay na ako. Nangatog na yung mga katawan ko. Sabi sa'yo, dasal ako ng dasal. Yung anak ko, wag mo kukunin. Very major and difficult removal. Very extensive surgery yan. Any surgery that would involve manipulating or opening the skull is a major operation. Area na tinamaan ng patient, which is banda dito sa may bato, very fatal yon. Nandun yung mga very vital and important functions. Maswerteng maswerte yung pasyente. Imposible. Di ko akalahin na ligtas siya. Parang pangalawang buhay mo, nagbihira yung nakakaligtas sa ganyan. Lalo na pagdating sa ulo, di ba? Nakita ko pa yung bumaril sa akin eh. Nakasakay na ng motor. Naka-jacket siyang kulay black. Yung mukha, hindi makikita kasi naka-helmet eh. Single na motor, walang plate number. Ang iniisip ko kung sino gumawa sa akin nun. Papatay talaga ako. Gulo eh, 3 putok, di ba? Natatakot ako, baka siya'y balikan. Sana nga, mahuli siya kung sino man siya o kaya'y makonsensya siya sa ginawa niya. Pero paano nga ba nakaligtas si Ray sa kamatayan? Ayon mismo sa mga kapitbahay niya. Mayanting-anting siguro. Sa kauna-unahang pagkakataon, magsasalita si Ray sa mga balibalitang meron siyang agimat. Siguro may kinalaman yung anting-anting yung pagkakaligtas ko. Kwento niya, taong 2013 daw nung binulungan siya ng kanyang kaibigan. Sinabi niya sa akin, pre, bibigyan kita ng proteksyon para sa mga kaaway mo, sa mga nagagalit sa'yo, sa nagtatangka sa'yo. Natatawa pa nga ako, sabi ko, wala naman yung kaaway eh. Sabi, hindi, basta. Binulungan niya lang ako sa bumbunan ko. Hindi man talaga ako naniniwala eh. Nakatanim na raw sa akin yun. Hindi na raw dadasalin at wala nang ritual. Saglit lang. Latin lang din yung binulong niya. Pero hindi ko naman naiintindihan. Ang Dimanoy bulong na ito, ang kanya raw tila gabay. Katunayan, simula raw noon, madalang lang siyang naaksidente. Bibihira ring nagkasakit. Naniniwala po talaga ako. Siya'y iniligtas doon sa ibinigay sa kanya na anting-anting.
malakas ang paniniwala natin sa anting-antik dahil ito ay nagbibigay protection sa atin at minsan nagbibigay ng buenas o swerte, di pa lang scientificong explanation dito, kundi ito ay nailalahad sa mga kwento. Ang masama pag gumamit ka ng anting-anting. Sa Old Testament na sinasabing galing sa kampo ng kadiliman. Dahil nga, sinasalansang mo ang kapangyarihan ng Diyos at umaasa ka sa kapangyarihan ng isang material na bagay para pansarili mong kapakanan. Ayon kay Ray, wala na raw siyang komunikasyon sa kaibigan niyang nagbulong sa kanya ng anting-anting. Ano naman kaya ang masasabi ng mga eksperto kung bakit hindi tumagos ang mga bala sa kanyang bungo? Yung ammunition, kagaya nun ang ginamit si 38, hindi siya kasing lakas ng mga 45 tsaka 9mm. Na yung bullet, hindi ganun kaganda yung pagkagawa. Yung estilo ng pagkabaril, yung skull matibay yun. May chance talaga na pag tinutok sa skull, hindi nagpe-penetrate. 50-50 ang chance mo na pwedeng pumasok, pwedeng hindi. Dapat point of entry pa lang may mga expected damages ka na. Sa patient, naglakad pa siya pagkatapos. Kahit ako gusto kong malaman kung ba't hindi bumaon ng ganoon. Kasi very unusual. Yung dito sa may temples natin sa harapan, usually yan yung thinnest na areas ng skull. Sa may bandang sentido, dito sa may bandang likod. Yes, medyo dyan yung medyo makapal na area. Hindi ako talaga convinced or naniniwala na the anting-anting has something to do with his luck. Ayon sa mga pulis, patuloy pa rin ang investigasyon para matunto ng suspect at sa posibleng motibo nito sa krimen. May tinitingnan pa kaming mga motibo sa krimen kung ano talagang totoong nangyari. Pero parang hindi pa pwede sa krimen. Hindi pa, sa ngayon hindi pa kasi medyo komplikado pa. Sa mga may alam sa pangyayari, pwede kayong lumapit sa amin para matulungan natin yung biktima, masolve yung kaso sa pamamaril na yun. Wala naman akong kaaway. Wala naman nga ako ding utang na hindi nabayaran. Wala naman ako nakakasagutan doon. Baka naman napagkamalan nga lang. Nagpapasalamat ako, lalo sa ano sa Panginoon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.